Magandang araw po. So, ngayong araw po, wala tayong pasok sa pabrika. Kaya, nasa bahay lang ako. So, balak ko sana mag-Uber drive ngayon para kumita naman ng konti. Kaya lang, hindi natin kakayanin dahil sobrang lakas ng hangin ngayon. Pero, tatry ko mamayang gabi. Baka medyo humina. So, bahay lang tayo. Linis lang ng bahay. Tapos, may request si Mama Aya ngayon na kainin mamayang lunch. Dito na siya magla-lunch daw pag break time niya sa trabaho. So, luto lang ako ng pancit bihon na hindi kumpleto yung sahog. Pero ayan, samahan niyo ako. Lutuin na natin. Ito yung mga sahog na meron tayo sa pagluluto ng pancit bihon. So, syempre, kailangan natin ang bihon. Meron tayong atay rito. Mas maraming atay, mas masarap. Meron akong pork dito. Marinated siya, pero hugas ako na lang para pang sahog sa pancit. Meron din celery. Meron tayong cabbage, onion, yung garlic, nasa red pa. Tapos, carrots. And itong chikwa na parang kikyam dito sa Japan. Hindi ako sure pero gusto ko lang siya ilagay sa pansit. Yan, luto na tayo. Siyempre, tikman na rin natin. Gustong gusto ko talaga sa pancit is yung maraming atay. Ayan. Saktong-sakto ang lasa. Hindi siya maalat, hindi rin naman matabang, sakong-sakto lang. Ganito yung pancit na gusto ni Aya. Ayaw niya ng masyadong malabsa. Ayun, sakong-sakto lang po yung pagkakaluto natin. Yan, antayin ko na lang si Aya tapos sabay na kami kumain. Ayan, syempre pagkatapos natin magluto, meron din tayong hugasin. Hugasan muna natin 'to. Medyo marami-rami rin 'to.
Yan. Dito na si Mama Aya sa bahay. Lunchtime. Pansit. Happy birthday. Happy birthday to you. Itadakimasu. Spicy. Lumindol ka ganina, no? Nasaan ka? Andito kanina, nakaupo. Tumunog yung cellphone mo. Tumunog? Yung sa akin hindi. Yung mga cellphone nila nagtunogan, yung sa akin hindi. Hindi tumunog sa akin. Baka hindi naka-on ng alert. Ano ba talaga? Nag-notice lang. Mag-notice. Nag-notification. Ibaraki ang malakas. Ah, sa Ibaraki ang center ng earthquake ngayon. 5.2 magnitude daw eh. Nabidyan ko nga kanina eh. Talaga? Nakaupo lang kasi ako dito kanina. Gaantay ako ng order. Ang haba eh, no? Mahaba. Mga 15 to 20 seconds. Nasa second floor pa naman kami. Kayo? Ramdam niya lalo dun. So ayan, time check po, alas 2 po ng hapon. Nakapasok na uli si Mama Aya. Tayo naman eh mag-zombie na tayo. Mag-prepare na tayo at lalabas tayo ngayon para bumiyahe ng Uber. Kumita ng pera sa araw nang walang pasok sa pabrika. So sa mga nagtatanong po, tinatanong kasi nila kung nag full time na raw ba ako sa pag-Uber. Hindi po ako nagpo-full time sa Uber. Di ba, may pasok pa ako sa pabrika. Monday, Wednesday, Friday, Thursday, and Tuesday, wala tayong pasok. Kaya naman ngayon Thursday, kailangan kong bumiyahe para magkaroon ng extra pagkakakitaan. Ayan, buti na lang talaga may Uber na rito sa lugar namin. Dati kasi wala eh. 2022, nag-register na ako sa Uber. Pero nalaman ko nga na wala palang Uber dito sa amin. Parang itong taon lang ata, last year lang ata nagsimula. Ayun. So, yun. Alas 2, siguro hanggang mamayang gabi na yung biyahe ko. Tapos, balitaan ko kayo kung makakamagkano tayo from 2 PM hanggang mamayang gabi. Ayan, biyahe na tayo. Okay na to. Medyo mahangin ng konti kaya kailangan makapal yung susuotin natin. Tara, let's. Ayan. So, dito sa lugar namin, wala naman masyadong umu-order pa kasi yung iba siguro hindi pa nila alam yung Uber. Pero pag nakachempo ka naman ng maganda-gandang kitaan sa isang order, sulit na rin yung pag-Uber. Kahit minsan lang ang deliver natin yung biyahe na kahit minsan lang yung biyahe natin malaki na rin yung kinikita natin. Ayan, biyahe muna ako tapos ayan, balitaan ko kayo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kagising lang natin. Gusto lang sana kayong i-update
doon sa ginawa nating biyahe kahapon na mula alas 2:40 to 4:40 p.m. hanggang ano oras na ba ako natapos noon? 9:40 p.m. Pero paputol-putol naman po yung biyahe natin na yun kasi hindi naman dire-diretso yung pasok nung order ng mga sa Uber. So yun, update ko lang kayo sa ating naging biyahe kahapon. So mula 2:40 hanggang 9:40 p.m. 2, 4, 6, 8. Nakawalong biyahe tayo. And mukhang maganda-ganda naman ang naging kitaan natin sa walong biyahe na yun. So isa-isayin natin. Simula nung 2:40, nakakuha tayo ng 468 yen. Tapos nung 2:48, may kasunod agad, nakakuha agad tayo ng 717 yen. Tapos medyo tumigil yung pag-order, 5:40 na may umorder uli. So ang kinita natin dun is 435 yen. Tapos ang sumunod dun is 6:27 p.m. na kumita tayo ng 584 yen. Tapos sinundan agad ng 6:39 p.m. na kumita ng 843 yen. Tapos nung 7:25 p.m. Sinundan uli ng 736 yen. Tapos sinundan nung 8:30 na ng 1,085 yen. Ang nakakatawa rito, dalawang order to, dibale. Tapos may nagtip ng 315 yen. So dibale may nagtitip din po na dito. Hindi ko lang alam kung Japanese or ibang layo yung nagtip. Hindi ko napansin. Tapos nung 9:41 p.m. May umorder. 722 yen ang kinita natin. Tapos nag-tip din siya ng 110 yen. Siguro pa-thank you lang niya kasi gabi na rin yun eh. 9:41 p.m. na tayo nag-deliver nun eh. Ayun. McDonald's nang in-order niya nung gabi na yun. Ayun. Ang total ng kinita natin sa walong biyahe natin, 5,590 yen. Na sa peso, dahil mababa ang palitan, nasa 2,057 pesos. So, biniyahe ko to, total in all ng biyahe ko, 3 hours and 28 minutes. Ayan, katulad ng sabi ko sa inyo, part-time lang naman tong Uber natin para extra income. At dahil lalo na ngayon na MWF lang tayo sa trabaho, so may chance naman akong makapag-part-time. Bakit hindi natin gawin, no? Nakapandagdag ipon din to sa pambayad namin dun sa condo unit natin para mas madali namin matapos yun. And kapag naging okay yun, syempre, paparent na natin yun sa mga kababayan natin na nasa Pilipinas or mga nagbabakasyon sa Pilipinas. Ayan, gagawin natin siyang staycation, yung aming condo sa may Mandaluyong. Isa yun talaga sa mga dahilan kung bakit nagsisipag kami ng sobra ni Aya para magkaroon tayo ng investment and business. Actually, nag-iisip pa ako ng iba pang extra income na pwede nating pagkakitaan. Processing pa yon, and sa babalitaan ko din kayo kung matutuloy yung panibagong business na naiisip ko. Ayan, sana supportahan niyo po kami, and ayan, maraming salamat po talaga sa suporta niyo. So, hanggang dito na lang natin tapusin yung ating vlog, and maraming salamat po ulit sa inyo. God bless po sa inyo lahat, and kita kits po sa next video.